Ayun, so try ulit tayong mag review nitong Zeneos ZN62 habang basa ang kalsada, habang umulan. Ito, try natin kung talagang maganda siya. Kanina tsaka nung luwas ko, dumudulas siya. Kanina dumulas, yung dry pa yung kalsada, tuyo pa. Kaya hindi ko masabi kung ano talaga yung mismong problema, kung ako ba o yung gulong. So ito, try ulit natin ngayon. Sa ngayon naman, okay pa. Maganda pa ang takbo natin. Ito. Hindi ko masyadong hinahato kasi naka-experience nga ako ng pagdulas. Tuyo pa yung kalsada. Kaya itong medyo basa na umuulan, medyo hindi ko masyadong hahatawin. Obserbahan ko na lang muna. Sa ngayon, okay pa naman. Hindi pa ako nakakaramdam ng pagkadulas. Sa bagay, hindi ko naman ako masyadong bakbak. Tahan-dahan lang na konti. Subukan natin dito. Pero sa takbong ganito, habang umuulan, parang para sa akin, okay talaga siya, ha? Kaya lang, nagtataka ako kung bakit nung tuyo yung kalsada, saka nagdumudulas. Ito pala ang kalsada namin dito, papunta sa amin, pababa. Kaya medyo mag-aalalay ka rin sa silindador. Okay naman. Ito. Okay naman siya. So yun, dire-diretso muna natin. Pero kung sa akin lang, ah, sa experience ko, yung sa gamit ko dati na ano, na Maxxis, dito medyo may pagkaalinlangan ako kasi sa na-experience ko na ganun, na mislide yung likod. Yung Zeneos ko pala sa likod nakakabib, pero dun sa dati ko sa Maxxis, hindi ako naka-experience ng ganun. Pasaman o tuyo yung kalsada, talagang tiwalang tiwala akong ihiga yung motor ba. Kaya dito parang sa akin okay lang siyang gamitin. Hindi ko talaga sinasabing talagang gustong gusto ko siya. Yun. Ito pala ay sariling opinion ko lang sa base sa aking
pagka-review. Depende na lang sa inyo kung paniniwalaan nyo. At kung ano, siyempre iba-iba naman tayo kung sa yung ibang gumamit nito ay maganda naman para sa kanila, ay yun ay okay din naman. Pero para sa akin, ito ang aking review sa Zeneos ZN62. Alright. Dito na lang, nandito na ako sa amin. Sige, dito na lang. Bye.